dahil nanonood kami lagi ng vlog, nakikonnect kami sa inyo, nag-comment kami dun sa YouTube page. Tapos, napaka-helpful dahil kinonnect nyo kami kay Noray, yung property management, yung may-ari. Smooth yung process kasi normally pag ganun, pag wala kang nakilala, ang hirap eh. Ang hirap talaga. Oo, magda-doubt ka talaga sa lahat. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo, and hindi tayo pababayahan ng Canada. Kita nyo yan guys, para ako nag-call. Hi guys! Mag-video daw si Kiko. Welcome back to the part 3 of our Inuman session. Malakas loob lang guys. Welcome to the part 3 sa video na ginawa natin together with Kuya Vince, Ate Charmaine. Ate Charmaine, mas matanda ako sa kanya. Charmaine and Joshua. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood yung lahat pangalawang video, panoorin nyo na. Ayan. Panoorin nyo na siya guys kasi nai-edit na niya. Dito sa part 3, isishare naman nila sa atin yung current process ng pagka-quarantine, paghahanap ng bahay, mga ganyan. Sa quarantine kasi, August 7 kami dumating dito. Then si Canada, nagbago siya ng policy or parang something about the quarantine. August 9, hindi na kailangan mag-GAA hotel. So kami, nag-book pa kami ng hotel for 3 days sa Toronto. Nag-stay kami sa GAA hotel nga doon. Pwede nyo sana siyang i-cancel or hindi? Ang parang nangyari nun, magbubook sana kami ng ibang flight na after August 9 na para sa na ma-refund namin yung hotel kasi parang nasa 56,000 yung 3 days. Pesos? Yeah, oo. Wow. Kaso nga lang, nung nag-check na kami ng mga flights, nasa 126,000 each na kami. So parang, hayaan na, parang let go na natin yung 56,000 kaysa naman mag-250,000 pa tayo na flight. Ganun. So tinuloy namin yung GAA hotel. Ang ginawa, pagdating namin ng Canada, sinag kami sa airport and then aantayin namin yung result sa hotel kaya required pa nun yung 3 days. After ma-receive yung result na negative naman, August 10, nag-fly na kami to PEI. Yun, pagdating sa PEI, sinab kami ulit sa airport. Then, after 2 hours, dun marireceive yung result kung negative ka or positive. Pag negative ka, hindi na sila tatawag. Pag positive, tatawag sila. Tapos mag-move ka ata sa isang location or I don't know kung mag-move or mag-stay lang dun sa... Pero definitely magre-reset kasi yung ano mo yung number of days. Parang kasi ngayon ang sabi sa PEI required days of quarantine is 8 days lang. Pero sa federal is 14. So ang finalo pa rin namin is 14 days. Parang 8 days okay na kami kay PEI. Tapos nag-move kami sa apartment. Step back lang ako ng konti. Sabi niyo kanina 100 plus thousand yung ticket. So magkano yung nabili niyo? From Toronto to PEI, nasa 40 plus. Each? No, dalawa na kami doon. In pesos. In pesos, 40,000 pesos. Actually, medyo mahal yun. Dahil premium economy na yung nabook namin. Dahil ubusan na. Ubusan talaga siya? Ubusan na. 1 month or 2 months in advance? Parang ang nangyari kasi na parang inaantay namin kung matatanggal yung GAA. Kasi kung matatanggal sana siya, diretso na kami from Toronto. Kaso nga lang, yun, nung parang nakita namin na hindi naman para ang mahal pala ng flights, ganun. Nag-book na kami, late nga lang. Pero yung Philippines sa Toronto namin, 44,000 din yung nagastos namin, pero dalawa na kami doon. Wow, so bali, yung flight nyo from Philippines to Toronto? Kapresyon. Pero ano naman, thankful naman kami sa PEI government kasi libre yung swab kahit na ilang beses yung swab. Kasi sa Philippines. Philippines kasi talagang bayaran 94,000 kami, so ang palang yun. Tapos isa pa kasi, yung food ni wife at saka yung accommodation, sinagot ni Holland College. Comfortable naman yung naging experience namin sa Paran. Oo, libre yun. Hindi naman kami pinabayaan kahit na newcomers, talagang hindi kami pinabayaan in Canada. Yung food din, sinagot ni Holland College yung food ni student. Tapos, sinagot ng friend ko yung food ko.
Oh, my friend kasi ako sa Toronto. Thank you sa mga shout out. Shout out kay Proline mula Toronto Groceries hanggang dito sa Pinay Groceries. Sinagot mo. Yung sa'yo naman, paano naman? Mula Philippines to dito, magkano ang ticket? So, ano po? 44,000 mula Philippines hanggang PEA. Okay. Parang lang. Pero, paano ang naging, naswab ka? Saan ang port of entry mo? Port of entry ko po is Toronto. Pero, starting po noong August 9, parang random testing na lang yung swab test kapag fully vaccinated. Fully vaccinated. Tapos fully vaccinated po ako. August 15, hindi na ako na-swab. Dito? Dito na lang po kasi mandatory dito yung kind. Kahit well, vaccinated or anything. Basta outside bubble. Yeah. Housing muna tayo. So, paano ang nangyari sa bahay? Ako pala, paano nangyari sa bahay? yung sa bahay, dahil nanonood kami lagi ng vlog, nakikonect kami sa inyo, nag-comment kami dun sa YouTube page. Tapos napaka-helpful dahil kinonnect nyo kami kay Noray, yung property management, yung may-ari. Smooth yung process kasi normally pag ganun, pag wala kang nakilala, ang hirap eh. Ang hirap talaga. Oo, magda-doubt ka talaga sa lahat. Pero dahil sa tulong nyo, talagang naging smooth yung process. Tapos nakita namin na mura yung rent, okay na rin. Parang nag-check pa kasi kami ng iba, tapos na. Nagtitingin kung okay yung sa kasi parang yung place niyo dati ano accessible siya, malapit yung bus stop or ilang yung ano parang kaya parang sabi ko talaga comment ka na ganun sa nagtitingin kami ko nagreply na ganun. Buti na lang hindi pa na kami sa baka makuha na yun kakalipat lang nila ganun. Kaya nga kahit na masakit sa loob namin, bayaran yung July. Yung July na iniisip namin, ano eh. Okay lang. Ano yun, mababawi yan. Iniisip din namin na mababawi na. Kesa naman hindi mo bayaran yun, ibabayad ka ng 1.5 sa mga iba. Hindi po nila ako nagbayad. Talagang okay din po talaga marami kayong na-help sa ano YouTube channel. Sana mas maraming makanood nito para at least. Diba? Marami na din yung message sa inyo. Okay lang naman po. Matag-give back din naman kami sa mga tagungan. So, very warm yung ano nyo eh. So, gusto namin. Ano pala yung iba nyo nakitang mga bahay? Mga magkano yung mga range? Para at least magka-idea sila kasi yung iba, syempre. Ako po, nagtingin po ako. Kaso, shared room. Hindi ko kalala kung sila so, that's $500, that's 1 month deposit, ayan. Saan ka nagsasearch mo? Online, then. Kijiji, that's ano po, yung sa Facebook. Facebook. PEI asking. Okay, yeah. Yeah. Kami din nag-check kami yung PEI rental. Yeah. Kaso nga lang, ang problema doon, normally ayaw nila ng couple pag-share yung gusto nila single lang. Oo, yun yung mga naging struggle namin. But hindi sila tumatanggap ng couple. Tapos, yun, may ka-share ka sa bahay. So, parang syempre mag-a-adjust ka, hindi mo kilala. Tapos, yun, buti na. Mm-hmm. After quarantine, kamusta naman? Anong paglabas niyo? How's the outside world? Kasi parang dito daw, sabi sa amin nung katulad yung sa Toronto, pwede kaming lumabas. Eh, hindi naman magpahangin lang. Parang ganun. Actually, nung quarantine, every day talagang, halos or every other day may tumatawag sa amin from government of PEI. Nagtatanong naman kung meron kaming mga may symptoms. Kung ano bang ano nila, kung ano daw issues namin, ganun ganun na. Mga ilang araw pala kayo na gising ng gabi? As in, nagigising kami? Red eye. Kami talaga ang tagal. Pagka-uwi namin ng apartment, doon lang kami nakatulog ng maayos. Kasi nag-ano pa daw sila? Nag-melatonin pa kami. Kasi talagang hindi namin kinaya. Kasi parang hindi ka din makarisk sa quarantine. Kasi anytime may tatawag sa'yo. Yun yung ano. Tapos yung food kasi iniiwan lang sa door. Tapos kakatok.
parang pag na-miss mo oh, oh, wala na, wala na yung food. Actually, meron kaming na-miss na food. Tapos parang, oh my God, nag-antay kami. Tapos wala na kaming dinner. Hanggang 10 p.m. Baka kinuha na kala waste na yun. Yes, yun. So talagang, yun yung babatay mo pag-quarantine yung food. Pag may tumatok na, kunin mo na agad. Pero yun, ang talagang magandang ano lang, provided naman. Talagang ano rin talaga. Tapos yung isa pa pala is, nakapag-vaccine na kayo. So, paano ang nangyari nun? Pagkatapos niyo ng quarantine, paano ang ginawa niyo? Si husband, tumawag siya sa... Health PEI. Mm-hmm. In-access ko yung site, tapos may number doon. Pinanong ko kung eligible kami for vaccination. Mm-hmm. Tapos, binubook na kami agad ng appointment during that time. Pero sabi ko, sige, ask mo muna, ask my wife. So, pero ano naman, mabilis yung process na na-book namin. Tapos, okay, so kayo naka-first vaccine. First dose na kami. Nice. So imagine dumating kayo ng August 10 dito sa PEI. Mag-quarantine kami. Tapos vaccine. Yes. Ganun kabilis. Free, di ba? Free. Pwede pang mamili kung Pfizer or Moderna. Mm-hmm. Tapos wala pang pila. No hassle talaga yung hassle. Tapos mababait pa yung nurses. Sa East Link kaya. Provided naman. Even pala guys, hindi lang sa... Kasi diba island nga kami, merong bridge, Confederation Bridge yun. So pagpupasok ka dun, paghihiwalayin yung galing outside Atlantic Bubble at saka yung inside Atlantic Bubble. Pag inside Atlantic Bubble ka, papakita mo lang yung resident ka nila, dire-diretso lang yun, wala nang iba. Pero pagka outside, kahit resident ka nila, hindi ko alam kung random na lang, pero nakahiwalay sila ng pila para siguro mag-swab test or whatsoever. So, mahigpit sila. Tapos nun, may kailangan ka pang kuhanin na document online kay PEI. So, PEI pass. Kayo, kailangan din. Kami kailangan din. So, anong hinihingi pala sa inyo nung sa PEI pass? Ako, vaccination proof of vaccination. Yun lang. Kami naman, self-declaration yung tawag since unvaccinated kami. Parang si PEI na yung nag-book kung saan kami magka-quarantine. Mm. So smooth na lang. Binigay lang nila yung details ng kung saan kami magka-quarantine. Tapos, balita ko, may work na daw kayo agad. Oh, so paano, kwento nyo yung naging process nun? Kinatapuanin ko yung RK. RK, thank you. Guys, kung hindi nyo alam, si Kuya RK yung partner ni Ate Jessa. Si Ate Jessa yung isa kong in-interview about sa pamanlo, yun. So, si Kuya RK ang nag-help sa inyo. Ano nangyari? Kinato kayo din? Kinato po ako, tapos yun. Nag-offer siya ng naghahanap daw kami ng part-time job. So, yun naman, opo. Tapos wala pa si Ate, nag-cash shopping pa yung mga yun. Binigyan niya po yung resume namin. Tapos nung dumating po sila, i-contact ko daw siya para makilala din. Ang sobrang bait po. Sobrang bait. Sa bahay pa po nila kami nag-trip. Yung mga resume namin, trimming sa kanila. Tapos nagpa-pizza po po. Thank you. Wala po dito pizza. Kinabukasan, in-interview kami. Right there and then, sinabi namin yung responsibilities. Tapos, Yung requirements namin, binigay daw namin sa the next day. Binigay naman namin, tapos, pirma na lang. Madali talaga ang work dito. Kumbaga, huwag ka na talagang bibili. Yun din talaga. Siyempre, ibang-iba yung experience namin sa Philippines. Tapos, biglang FNB kami dito, parang gano'n. Which is not bad, talagang parang, huwag ka lang daw talaga namang mamili ng work sa Canada. Kasi lahat naman sa start, wala kang Canadian experience. Saka natututunan naman. Yes. Sa tamang mindset lang din. Natututunan naman talaga. Minsan nga, ang nangyayari pa is, nahahanap nila na yun pala yung linya talaga nila. Okay. Mahirap pumasok dito, pero madaling makakatrabaho. So yun na guys, thank you so much for watching this part 3 video with our new students here in PEI. So yun, last na lang guys, may part 4 pa tayo, inaantok na kami kasi na-shake na sila. So yun, stay tuned, we'll see you again. Join us as we explore PEI.